ay yan, nakakaulan po. Tayo po ay makikinig po at mag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. Amen. So, bakit ba natin kailangan ng salita ng Panginoon? Kasi kailangan po natin pakainin po yung ating spiritual na buhay. Amen po ba? Amen. So, yan po. At sige po, tayo po ay makinig ng salita ng Panginoon. Amen. So, kung tayo po ay mayroong Bible, makipagkat po kayo sa akin sa aklat po ng Genesis chapter 37. Amen. So, sa umaga po ito, sige, sandali tayo po, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito, pagkatuloy nga na napakabuti mo po sa aming buhay. Salamat po, Lord, pagkatuloy na rin po kami upang magpuhod sa iyo, sumamba, tumakila, upang ulo mag-aral at makinig ng iyong mga salita, Panginoon. Kaya po, Panginoon, ng iyong mga salita, O God, sa iyong Panginoon, ito po ay double-edged, O God, magkabilita rin, Panginoon. At ito po'y tumimo, pumasok, Panginoon, sa aming kasakuturan ng aming puso, O God. Salamat po, God, at ganyan po lang po ko, at ikaw po mahayag, patakila sa araw ito, sa panang Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang atin. Dito mga po ito, let us offer our Bible. Tayo po ay may Bible sa Genesis chapter 37 verse 1. So, pag-aralan po natin dito, tapos po natin dito yung life po ni Joseph. No? Si Joseph po ay, siya po yung anak po ni Jacob. No? Sila po ay meron 12 mga kapatid. So, sila po ay nanggaling din sa lahi po ni Abraham. So, sa second generation ng family, ito po yung family ni Jacob. No, sa panganay po niya at si Rachel. So, hindi po yun yung Joseph na nasa New Testament, yung asawa ni Maria na naging tatay ni Jesus sa lahat. So, mag-iba po yun. So, ngayon po sa araw na ito, yung pong life po ni Joseph, sino po ba ito? Ito po yung natanyaga na siya po yung Joseph the Dreamer. No? Si Jose. No? Yung Joseph the Dreamer. Naalala niyo na po, siguro sa movie, sa mga ano, ay sa books ay nakita po natin, who is the Joseph the Dreamer. So, today, ang sayo po natin ngayon is what our lesson. Ano kaya yung makukulong po natin yung turo o aral patungkol po doon po sa buhay po ni Jose. Nung siya po ay naglalakbay, meron po siyang journey sa kanyang buhay na sabi nga po ay nakasama po niya ang Panginoon sa buhay po niya ito. So, okay. Sa umaga po ito, sabi nga po sa Genesis chapter 37 verse 1, sabi si Jacob ay nanatili sa Kanaan sa natirahan ng kanyang ama, ito ang kanyang kasaysayan. Nang si Jose ay 17 taon nang nag-aalaga siya ng kanyang kasama ang kanyang mga kapatid sa ama, ang mga anak ni Bilha, Silpa, at alam niya ang masamang gawain ng kanyang mga kapatid. Kaya't ang mga ito ay isinumbong niya sa kanilang ama. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Ginagawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinandam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. So ito po yung naging buhay po ni Jose. No, siya po ay sila po ay 12 kapatid, mayroon po siyang 11 kapatid pa. Siyempre, 12, siya ay 11, ang natira ay 11, di ba? So si Jose ay mayroon pong 11 kapatid, no? Sabi nga po sa iba't ibang ina, no? But ano po yung life po, yung buhay po ni Jose, hindi po yung kaharap nyo, ha?
So yung naging buhay po ni Jose sa gitna ng kanyang mga kapatid, no? Ito po yun. But, no, yung naging buhay po ni Jose sa gitna ng kanyang kapatid, but sabi nga po, yung journey niya, nakasama naman niya ang Diyos. No? No? Kasama niya yung kanyang kapatid, pero kasama niya ang Diyos, sinamahan siya ng Diyos sa kanyang buhay. Ano yung naging journey niya? But, sabi nga po ay, si Jose, sa madaling salita, ay siya po ay isang, sabi nga po ay naging paborito, no? Paborito ng kanyang amang si Jacob, ng kanyang amang si Abraham. Ito po yung naging sitwasyon niya na sabi nga po ay siya po ay ginagawa pa ng kanyang damit, ng kanyang ama. But, doon po siya parang siya po ay isang naging favoritism ng kanyang ama, ay ito ay napansin ng kanyang mga kapatid, no? Ito po yung napansin ng kanyang kapatid. Nagkaroon po siya ng tinatawag na yung kapatid niya, ay sabi niya, siya ay paborito, lang tinatawag, lagi natutuwa yung ating ama sa kanya. But, ano po, yung buhay po niya siya ay, sabi nga po, ay biglang pinagkaluhan. Ano kaya ang dapat po natin gawin para mawala na yung Jose na yan? Yung Joseph na yan. So, ano ang ginawa nila? Sabi po dito, sa first five, minsan na nag-iisip siya at silang lahat ay namuhi ng ito'y sabihin niya. Na, sabi ito sa verse 6, na pag-inipan ko, wika ni Jose, na tayo nasa bukit at nabibikis ng trigo at tumayo raw ang aking pamikis at ibukod sa paligid nito na ang inyong mga birikis. Ano ang ibig sabihin? Ano ba ang ibig sabihin mo? Maghahari ka sa amin? Tanong nila. At lalo silang nagalit kay Jose. Nanaginip po rin si Jose at sinalaysay sa kanyang mga kapatid. Nakikita ko ang aking panaginip na ang araw at buwan at isang bituin ay yuyukod sa aking harapan. No? Sabi nga po, yung araw at bituin at yung labing isang bituin ay yuyukod sa aking harapan. Sinabi rin niya sa kanyang ama at ito'y nagalit din sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Tanong ng ama. Kami ng iyong ina at mga kapatid ay yuyukod sa harapan mo. Inggit na inggit kay Jose ang kanyang mga kapatid at hindi naman ito maubos pag-isip ng kanyang ama. So, pansinin po natin yung journey ni Joseph doon sa kanyang buhay na kasama at yung kanyang kapatid. Sabi nga po ay nagkaroon po ng tinatawag na inggit, no? Alam po naman natin na pagpumasok yung tinatawag na inggit ay parang ang gusto ay para baka nakikita yung mga negativeness. Puro negatibo yung nakikita, no? Doon po sa buhay po ni Jose. But, yung sa pangyayari yon hindi pa natapos. Yung inggit na yon sa buhay ni Jose ay hindi pa natapos. Bakit? Sabi nga po dito, no, ang puli na ng masama. Itong si Jose, ano sinabi po nila? Sa verse 12. Yan. Nang si, nasa Sikem ang kapatid ni Jose at ang doon nag-aalaga ng mga kawa ng kanyang ama. Sinabi ni Israel, gumayak ka at sumunod sa inyong mga kapatid. Opo, tugon ni Jose. Sinabi ng kanyang ama na tingnan mo kung sila'y nasa mabuting kalagayan. Bumalik ka agad at nang malaman ko na lumalakad nga si Jose. Sumapit siya sa lambak ng Hebron. Nakita niya ang isang lalaki at tinanong kung anong hinahanap niya. Hinahanap ko ang aking mga kapatid at nagpapastol sa aming kawan. Tugon niya, saan ko po kaya sila makikita? Sinabi ng lalaki, umalis sila at ang dinig ko'y pupunta at sumunsin siya at nagtagpuan nga roon ang mga kapatid. Malayo pa'y natanong na ito. Nagkaisa sila, patayin siya at bitin. Patayin natin at ihulog sa balon
at sabihin sinila ng mababangis na ngayon. Pansinin po natin, no? But, yung tinatawag na pag-iingit sa buhay po ni Jose ay para bang binigyan po nila ng tinatawag na action. Now, itong Genesis chapter 37. Kinaksyonan po nila, sabi nila, patayin natin. But, lumapit po yung isang kapatid niya na si Benjamin, sabi niya, hindi. Ganito na lang, ihulog natin sa balon. Now, tinanin po yung mga plano nila. Sabi kanina, patayin. Tapos sabi niya, hindi, sayang eh. Sayang niyang buhay, isang malaking kusalan at pag yan yung pinatay natin, sabi dito sa ay, iyanan natin sa balon. At nakakita nga sila na pag binaksan po natin itong Genesis chapter 37 ay talagang tinuhulog po nila, binitin po nila si Jose sa balon, doon po sa tuyong balon ng almost 3 days. Ito po yung naging buhay po ni Jose. Sabi ng group, sinabot si Joseph. But, nung nakita po nila, yung mga Israelites, sabi niya, hindi, ito, tama. No, huwag natin patayin, huwag natin ibitin si Jose, ang gawin natin, ano sunod na ginawa nila? Pinagpilit. At hindi lang nila pinagpilit, talagang, pinagplano ako din talagang, ipinenta nila si Jose sa isang malaking halaga. But, sabi nga po doon, nung si Jose ay, di ba, nandun na sa Egypto, nagaan na sila doon po at siya po ay dinulat po sa buhay po ni na Potiphar. Ay, doon siya kinausap, sabi nga po, yun po yung isang naging, ano, sabi nga, dumating si Jose sa punto na adot po siya sa kahirapan ng kanyang buhay. But, lagi po natin tandaan, anuman ang sitwasyon at naging kalagayan po ni Jose, ano po yung maganda sa buhay po ni Jose? Nung siya po'y planuhan, ibigin sa palon, ibenta, at tumira sa hindi naman niya kalahi, hindi naman niya kasama, ay naandun pa rin yung tinatawag na yung journey po ni Jose ay hindi po siya iniwan ng Panginoon. Hindi po siya pinabayaan ng Panginoon. Kundi yung tinatawag na sitwasyon, pangit na sitwasyon sa kanyang buhay, sa mga bagay na negative, pangit na ginawa, ay sabi niya, paglaging kasama niya ang Panginoon, ang Diyos, ang Panginoon, ang siyang patuloy na kikilos sa kanyang buhay. Nung si Jose po ay ibinenta, dito po siya dinala. Sa verse chapter 39 ng Genesis, pagdating sa Egypto, si Jose ipinagbili ng mga Israelita kay Potiphar. Para bang ibinenta pa uli, no, doon siya dinala kay Potiphar. Ang kapitan ng mga tanod ng palasyo ng paraon. So, ito lang po yung isang kwasyon niya. So, siyempre, dahil siya po ay isang naging alina, siya po ay naging alipin, no? Para bang, no, yung at the age of 70, sabi nga po yung sa gitna ng kanyang kabataan, no? Napasabang agad siya sa ganung sitwasyon. Pansinin po natin, no? Yung the age of 17 ay andun po siya. Para bang puro magsabang niya sa kanyang buhay at ang gumawa pa naman ay yung kanyang magpapad na puro negatibo. Pinagtanungan, binitin sa balon, ibinenta, at ngayon ay naglilingkod na doon po sa buhay po ni Potiphar na kasama ang paraon. Sabi nga po dito sa Genesis chapter 39 verse 22, sa buong panahon ng paglilingkod niya sa bahay ni Potiphar, suma sa kanya si Yahweh, anuman ang kanyang gawin ay nagtatagumpay siya. Amen po ba? Sabi niya, anuman, ano, yung hindi niya kalahin, para bang naging siya, alipin siya doon, naging alina siya doon sa buhay ng palasyo. Pero sabi nga po, dahil kasama niya ang Panginoon, anuman ang gawin niya, ay siya ay patuloy na nagtatagumpay. Kaya nga sabi doon, what lesson
from Joseph's journey with God. Ang pangit na nangyari sa kanya. But sabi nga po, kung tayo po sa atin, may mga bagay tayo, na minsan tayo po yung Jose, na may mga bagay na nangyayari, pangit na report, pangit na yung sitwasyon na tulad ng sakit ng mismong kapatid niya sa ama, yung gumagawa sa kanya. But sabi po doon, sa 39, chapter 39, verse 2, anuman ang gawin niya, ay itatagumpas siya. Bakit? Bakit? Kasi kasama niya. Kasi sinasamahan siya ng Panginoon. At sa atin, sabi ko nga, ipinakita ko lang sa atin dito yung buhay ko ni Seth. At ganoon din sa atin, sa ating mga kabataan, sabi nga, the age of 17, minsan, hindi natin alam, minsan tayo po, hindi mo alam, minsan tayo po nakakaranas sa mga tinatawag ng problema. No? Nakakaranas tayo ng mga bagay na parang ano ba yung nangyayari sa akin? Grabe na yung nangyayari sa akin. Diba? But, lagi natin tandaan, kasama ko ba ang Diyos o iniwan ako ng Panginoon? Sinasamahan pa ba ako ng Panginoon, ng Diyos, sa buhay kong ito o hindi na? But sabi nga po doon, like, Joseph, nasa ablan ng tandaan na anuman ang mangyari, ang Diyos ay laging nandiyan. Ang Panginoon ay laging suma sa atin. Sa buhay nating ito. Diba? Tama po ba? Kasi may mga bagay na pangit na nangyayari. Ano ba yan? Ano nangyayari? Hindi natin alam. Sabi ko nga sa Panginoon. Lord, bakit ganun? Kahit ako, sabi ko, ang sakit na ng puno ko, nahihilito na ako. At hindi na nga lang po magsakit. But, sabi ko nga sa Panginoon eh. Ano ba yan? Sabi ko, Lord, pupunta ba ako ng hospital ng doktor o ano? Sabi ko, Lord, kayo. Yun na yung ano, bubulay-bulay na lang ako. Sabi ko, Lord, alam mo, magagaling ito ko, palalakas mo. But, dito, minsan ganun po yung ating naiging sitwasyon. But, yung buhay na siya, ano ba yung tinatawag na blessing? Ano ba yung pwede maging blessing sa buhay ni Jose? Ni Joseph. But, sabi po dito, ano nangyari, ay nagkaroon po siya ng tinatawag na panaginip. Yung panaginip na Jose ay pwedeng maghantok bakit ang Lord ang nagpapakita ng mga bagay na panaginip. Pansinip po natin, pag tayo po ay nandun po sa buhay, tayo po ay isang Joseph na pinili, Joseph na hinirang ng Panginoon, Joseph na hinili ng Panginoon sa kanya po, ano ba yung pwede natin? So ganito, pansinip po natin, God's presence is a tremendous blessing. Amen po ba? Amen. Yung bang presensya ng Panginoon ay ito ay isang magandang pagpapala sa buhay po natin. Yes. Sabi nga po, the Lord was with Joseph so that he prospered and he lived in the house of the Egyptian master. Doon po siya tumira, doon po siya, no? Parang mula sa balon, ibinenta, pero sabi nga po, doon po na siya tumira sa kay Paraon, doon po siya sa isang magsisilbi. But, ano po yung, paano po natin nakikita po yung tinatawag na blessing? Sige, pakano ba ako? How do you know God is with you? Dito tayo po tinatawag. Paano nalaman na ang Diyos ay suma sa iyo? O sumasaad, sabi nga po, God is with us, sabi ng Genesis, Matthew chapter 1. How do you know God is with you? Sabi nga, when your place is trust in His life, the Son of God, the Holy Spirit as well. Yung pala ng Espiritu ay lagi, sabi nga po, sumasama sa iyo. Sabi nga po, kung tayo po ay lagi yung nananampalataya at nananalig sa Panginoon. Yung presensya ng Panginoon.
ay laging sumama sa atin. Kaya dito, no, saan mang dumako, saan mang pumunta, si Jose, ay andun po yung pagpapala, andun po yung biyaya na natatamasa po niya. Sabi nga po niya doon sa Genesis chapter 39, verse 4. So, sa tuwing siya ginagawa niya itong katiwala sa bahay, sa lahat niyang ali-alian, mula noon, pinagpapala ni Yahweh ang buong bahayan ni Potiphar dahil kay Jose. Umunlad ang kanyang kabuhayan at pinagkatiwalaan ni Potiphar kay Jose ang lahat maliban sa pagpili ng kanyang kakaibigan. Ibig sabihin sa parang siya po yung lahat. Sabi nga po si Jose, matipuno at makisig at dumating ang panahon na pinakumalingan siya ng asawa ni Potiphar. But sabi nga po, si Jose ay parang kung tinatawag na naging channel of blessing pa kaya ng tremendous blessing. Nung tinanggap ni Potiphar si Jose doon sa kanilang palasyo, sabi nga po, mas, ano pa? Mas higit na pinagpala yung alay, yung kaharian. Amen po ba? Sabi nga po, dahil kay Jose. Dahil kay Joseph. But, pansinin po natin, kailangan po sa two, no? Sabi nga, we must run from sin in all costs. Kasi, kahit po tayo inatid po sa tinatawag ng presensya ng Panginoon, nasa Panginoon, naglilipot sa Panginoon, sabi nga po, tayo po ay napakalapit sa kasalanan. Kaya sa atin, sabi nga po, we must run from sin at all costs. Bakit? Kasi dito, pag binasa po natin yung Genesis chapter 39, dumating po sa punto ng time na si Joseph, nang sabi nga po eh, 17 years old, matipuno. Kung siya po yung 3 years na natin sa templo eh, ay din, ng 20, may ko parang ganun. But sabi nga po, yung asawa ni Potiphar ay pero medyo, ano pa, naakit din sa kanya. No? But, sabi nga po doon, ay, sabi nga po, we must run from sin at all costs. So, si Joseph ay reject the temptation strongly, literally, fleeing from sexual sin. So, kaya kailangan, kahit po tayo ay nasa sa Panginoon mga kabataan, no, sabi nga po, sa inyong kabataan na kayo po ay matipuno, kailangan po ay, sabi nga po, pag tinitingnan po natin itong mali, o itong tinatawag isang kasalanan, tulad po ni Joseph, bakit ba? Ano ba yung hinahamon dito na pagbinasa po natin yung Genesis chapter 9? Ano ba yung hamon dito ng asawa ni Potiphar? Ano ba yung hamon dito? Sabi niya, halika. Tama-tama, walang tao, parang ganun eh. Ganun po yung pinupunto po rito pag pinasa po natin ang bato. Wala yung aking asawa, wala yung aking mga ibang alibi. Sabi niya, halika, punta ka rito. Ang hamon dyan kay Yusuf ay, sabi nga po ay, sipingan mo ako. But, alam ni Joseph na sabi nga po, ito, pag pinatulang po, ito ay isang napakalaking kasalanan. Pag ginawa ko ito po sabi nga strongly, Joseph reject temptation strongly, literally fleeing from sexual sin. Kasi hinihinda siya eh. Hinahamon siya eh. But sabi nga po doon sa atin, kung tayo pinasa sa Panginoon, sabi nga po, kailangan, ano tayo? Bihimas, ano tayo? Marunong din tayo? Ano? Tumako palayo o tumako palapit? Ha? Dalawa lang ako ng pagtakbo eh. Kung tatakbohin mo siya, susunggaban mo, o tatakbohin mo siya, lalayuan mo siya. Di po ba? So kailangan, sabi nga po doon, sabi nga po, even kahit yung mga kabataan na yan, meron din, manapakalapit din nyo dito sa ganitong, sabi nga po eh, sabihin natin na sexual, temptation. But, dito, kailangan din natin, ano yun? Marunong din tayo, alamin natin, pag ito'y mali, pag sinabing wag, amen po ba? Hello?
Sabi nga po, what lesson? Ano yung lesson sa point na si Jose ay marunong tumakbo? Makita po natin. Sabi nga, at ito ay isang napakalaking kasalanan. What sabi nga po, Joseph reject. Kaya ngayon, dahil nireject niya, nagalit yung babae. Dine, naanan mo yung kwento? Naanan mo yung kwento? No, hinablog yung ano, nung naiwan, tsaka nagsisigaw yung ano. Wala pala, ayos tuloy siya. Di ba? Nakulong, nangyari, nung siya yung tumakbo, siya pa yung nakulong. Sinabi ko ba eh, nagtangkas siya, nagbinaligtan na agad, at napaniwala. Napaniwala ng asawa na, aanuhin niya ako. Kaya, nangyari, siya ay natanggal sa palasyo, at anong nangyari? Napulong siya. Pero pinabayaan ba siya ng Panginoon? All things work together. Napaganda pa. Bakit? Kung siya po ay nakulong, kung binasa po natin itong chapter 40-41, ano rin siya? Nung nagkaibigan niya yung J-guard? Di ba? Tapos, meron din siyang taga-ordinaw na nakasuhan at nasama sila ng bishop sila po yung nakagiging pa. Grabe! Talagang yung buhay ni Jose ay lagi po siyang sinasamahan ng Panginoon. Kaya nga dito sa atin, we must love God sin at all cause and sabi nga reject. May nasabi nga natin, reject. Kapataan, sabi natin, reject. Reject. Sabi natin, pag sinabi ito natin, mali, mali. Natin yan eh. May sabi nga po yung the age that like Joseph, yung the age of 70. Alam niya na yun. Diba? Sabi nga po, lagi ng Bible, ilang taon ba nagkakasala ang bata? Yung pwede nang magkasala ang bata. Diba? Kasi mayroong sin at yung tinatawag na innocent sin. Halimbawa, si David, sinabuyan niya ko ng tubig. David, ba't yan eh? Hindi pa naman niya alam yun eh. Nagkasala ba sa akin? Hindi, bakit? Hindi pa niya kasi alam eh. Innocent. Kaya yung bata, nagkakasala yan pag alam niya na yung tama at mali. Depende po yan sa akin. So sabi nga, yung kayo sinaman, si tayo, yung the age of 17, alam niya na yung tama at mali. Tama po ba? Amen. Karoon na ba tayo tumingin ng tama at mali? Amen. So yun po, yung alam po natin na mali yun, kasalanan, takyuan. Hello? Nakita po natin. Yan po yung ginawa ni Joseph. And three, sabi niya, faith is adversity is a powerful witness to others. Bakit? Sabi nga po, rather than be stuck in grief by the strength of God, Joseph pressed on to move vulnerably to productivity in Egypt. His witness was so strong, Potiphar credited his success to God. Para bang, ang ginawa niya, sige, kahit ako ipinanggo mo, kahit ako pagbintangan nyo, atin nga niya na para kung puro yung negatibo yung nangyari sa kanya, hindi, para bang pwede niya, hindi naman totoo yun. Hindi naman totoo yung sumpong na yun, parang ganun yung nangyari sa buhay ni Jose, kaya ako ikinulong niya. But sabi niya, ang ginawa ko ni Jose ay sabi niya, strongly, nasabi niya, by the strength of God, Jose, press on the walk. No, yung lakas na ibinibigay sa kanya ng Panginoon na ginagawa pa rin niya yung tinatawag na mas mabuti, mas nakaganda doon sa kay Potiphar sa Egypt, sa kanyang pinaglilingkuran, yung maging gagawin ko, yung maging productive. Yun po yung ginawa niya, no, ni Jose. No, kaya siya naging leader pa rin sa Kirgard eh. But, sabi nga po, Sabi ko kung ano yung pinapakita sa akin ng Panginoon. Hindi mo gagawin ko. Kasi alam niya yung tama eh.
Kaya ito rin ay nakita report ng related to success of God. Kaya ang ginawa ka nang ibinalik siya. Tinanggal pa siya sa kulungan ng sinakulong muli. Alam niyo ba yung kwento nito? Ha? Binalik ulit siya dun sa ano? Binalik ulit siya dun sa templo. Sa Egypt. Tinanggal siya dun sa kulungan kasi meron itong isang napulong muli na usap sila. Yung naman taga ano ng pagkain. Nagkita sila doon, oy, ikaw pala, ikaw yung ano doon na, in charge doon sa kabilang department. Oh, ito, bakit ka, ano nangyari sa'yo, ganun. Yung sila, nagkaroon din ang panaginip. Sabi niya, nagkaroon ng panaginip at may paliwanag. At si Joseph ay nagkaroon din ng panaginip. Nagkaroon din ng panaginip yung Potiphar. Nagkaroon din sila at itinapaliwanag ng malinaw ni Joseph. Kaya nga sabi doon siya po yung isa Joseph na dreamer. At siya ipinalit doon na sige, ganito mangyayari, magkakaroon pala ng tinatawag na matinding kahirapan, magkakaroon pala ng matinding sakuna. But ito si Joseph na ipinalit, sige, ikaw na yung mamahala sa lahat ng pagkain natin. Ganyan naman yan sa kanya. Kasi, ano ba yung ginawa niya yung mas mabuti at hindi nakita ng Potiphar, si Potiphar. Sa kanyang buhay. Nung hindi niya pinansin mga negatibo na nangyayari sa kanyang buhay, hindi siya nagpapatuloy na lumalakad, kasama ang Pag. And 3 and 4, sabi ko doon, ano ba lang naman yan? We can thank God for His grace and faithful. Kaya po ba natin to? Hello? Kaya po ba natin magpasalamat sa Diyos sa gitna ng tinatawag na yung katapatan niya sa gitna ng mga circumstances, sa mga bagay na pangit na nagyayari? Can we say, thank God, thank Lord? Amen po ba? Amen. At ito yung ano? Ito yung nagpapasalamat niya sa kanya, thank you Lord dahil nangyari to, thank you Lord dahil may pangyayari na ganito. And we can thank God for His grace and faithfulness in all circumstances. But sa na Joseph's name is treated in reflection of God's good fortune, showing His gratitude for the Lord's providence and kindness in spite of faith in His path. Umpisa pa lang, di ba? Meron na siyang kausapin. Kapatid pa lang niya, problema na. Kapatid pa lang niya, pinagplano. Pagdating po doon sa Egypto, ano na, problema ulit. Although sinasamahan ko ng pero lalo na ang doon yung circumstances na pulong. Sabi niya, kung tayo po'y laging sumasama, sinasamangan tayo o kasama, kasama natin ang Panginoon. Ang Lord, sabi nga po, ang pangako ng Lord, hindi kita iiwa, hindi papabaya. Sabi nga lagi ng Panginoon, ang Diyos, sabi nga, hindi sa Panginoon. Mula sa aking pagkabata hanggang sa aking tumanda, kailanman ang Diyos ano, ay hindi nagpabali. Amen. Ganyan po ba? Hindi siya nagpapabali. So, sa atin, kailangan kinikinti natin mo. Sabi nga na ang Lord ay hindi po nagpapabali. Ang Diyos po ay hindi po nagpapulang. Although, mayroon po circumstances. Bakit kaya lagi may circumstances? Sinatanong na ba natin yan? Ba't kaya kasama yung circumstances? Bakit? Kasi, kaya may cross circumstances, ano yun? Chine-check po ng Lord yung ating faith. Amen? Ano yung faith mo? Kung yung bahay parakali, pakunwari lang po. Di ba sabi ng First Peter? Ano sabi ng First Peter? Yan ay dinadalang sa apoy. Malalaman kung yan talaga ay tunay o parakali yung gift.
tulad ng ginto ng ating pananampa na tayo. Kaya dinadaan doon. Ano ba ito? Peke? O totoo? Tinitingnan din ang Lord yung ating faith sa Kanya. Kaya sabi doon, can we, dito, can we thank God for His grace and faithfulness in all circumstances. Chinecheck na kaya ganun. Kung sabi doon, no, is gratitude for the Lord's providence and kindness despite of pain and despise. Tayo pa hanggang ngayon nakasaktan pa. Ha? Nasaktan po ba tayo? Sabi na, may mga bagay, sabi nga nasasaktan tayo. Di ba? Kung sabi nga nirinig Joseph, hindi yun ang tinitingnan. Tinitingnan niya yung gagawin ng Diyos. Yun din dapat ang tingnan po natin ay yung gagawin ng Panginoon sa buhay po natin. Sabi nga po, the truth will set us free. Yung truth, yung katotohanan talaga, masakit. Pag ituloy, tinutuloy, sinasabi yung totoo, nagre-react. Bakit? Yung totoo eh. Iingat po ba? So, sa buhay po natin, sabi nga po, si Joseph nung papasalam sa pagkilan niya. And five, sabi nga po, Genesis chapter 41, Joseph's name is firstborn Manasseh and said, it is because God has made me, porque all my trouble and all my father's also. Verse 52, ano sabi doon? The second son's name is Ephraim and said, it is because God has made me fruitful dalang ng mga sabi. Sabi na doon ang kaya Ephraim, yung ano, made me fruitful. Ay, yung tinatawag mo na, sabi nga po, made me forget all my trouble. No? Kaya pala Manasseh at saka yung tinatawag mo. Yun po yung yan, sabi niya yung salita ng suffering, yung land of suffering. Amen? Pero sabi nga po daw, no? God has made me. Parang pinano pa niya, pinayabo, pinagpala, fruitful. No? Yun po yung nangyari sa buhay ko. But, sabi po ng verse 5, God uses suffering for me. Di ba sabi nga po sa Old Testament, all things work together for good. But Joseph, God uses suffering for good. His sovereign plan can always be trusted. Grabe, no? Ano yung suffering niya? Mula yung pagkaplano, ingin na mga kapatid, ipinitin sa balon, ipinenta, naglingkod sa Egypto, napakbintangan, nakulong. Di ba? Sabi nga po, we may experience momentary affliction. Yan na yun ang nangyari. Binilang ko na yun. But God uses it to prepare blessing and glory in the future. Dito po nakita, sabi ko nga, Lord, kaya pala yung Jeremiah 29:11, for I know the plans for you, to prosper you and give you hope and future. Bakit? Kasi sige si Joseph, sa gitna ng kanyang mga suffering sa kanyang buhay, God's plan, sabi nga, preparing blessing in glory in the future. Nakita po natin? Nakita po natin, sabi ko nga, kaya pala ganun? Ikaw ang may plano, parang, Lord, plano mo pala na susi ay ingitan, pakulong, ano pa, di ba? Plano pala na siya mapupunta sa ibang lahi. Pero bakit? Dahil meron kang pinaprepare na malaking blessing. Amen? Sabi nga, and glory in the future. Sabi na po, I know the plan for you to be given in the future. Either from earth or in heaven. Yung po yung so, ano ba yung, ano
ano ba yung sinang na suffering? Ano ba yung for good? Di ba sa mga nag-abort, pag sinabing for good, hindi nababalik, di ba? Luster yun, ha? Yung mga nag-abort, ha? Uwi na ako, ano, for good or babalik ka? But sa Lord, ano ba yung for good? This sovereign plan can always be trusted. Ito po yung dapat natin makita ng church. Sa mga suffering, sacrifice na ating dinaranas, ginagawa, sabi nga po, ang Lord, sabi nga po, for good. O minsan, ito pinakita ng Panginoon. Minsan meron tayong Jose, nagalit tayo kay Jose. Pero hindi nyo ba alam, baka yung using yun, yun ang magpapala sa atin. O parang, isang tayo, yung may mga kabataan dyan, ang kulit, di ba? Parang, ito, galit na galit ka sa kabataan, baka hindi mo isang araw, alam, yung kabataan na yan, yun ba yung maglilingkod, yun ba yung magiging leader, maraming ganyan eh. Oy, ikaw pala yung maliit noon, opo, grabe ka, no? Naandyan ka na ngayon sa estado, inaangat ka ng Panginoon. Eh dati, nag-inagsisimba, binabato min sapatos mo. Napakakulit mo. Masabi nga, kasi meron tayong ganun eh. Meron tayong tinatawag na Jose na para bang galit na galit ka pero hindi mo alam sa araw, one day, pag ano, nag-matured siya. No, yung pala yung gagamitin ng Lord, makikita mo nasa unahan. Di ba? At minsan meron din pamilya. Sabi niya, oy, meron din ang nabalita na pamilya. Yung isang pamilya, nung kabataan ng anak niya, galit na galit siya, grabe itong anak ko, asawa ito. Pero, nung na-mature yung kanyang anak, yung pala yung kanyang anak pa lang yun, ang nung natuto sa buhay, yung pala yung mag-aangat para masenso yung kanyang pamilya. Meron ba kayong balita gano'n? Ay, alam mo lang, kabataan niya, napakakulit niya. Sinusuko na yun ang mabulit. Pero nung nag-mature, nabalita mo, oy, kamusta na? Ay, alam mo, siya yung naging dahilan, kaya kumangat. Kaya kami limang, kaya kami nagkami, ano? Amen po ba? Amen. Kaya pala minsan, kahit yung mga kabataan ay nagkali, likod, kakuli, galaw ng galaw, baka hindi mo lang isang araw, yung kinagagalita natin yan, siya yung gagamitin ng Lord para ito ay magpala. Amen po ba? Amen po ba? Yes. Ayaw nyo? Tingnan nyo, pansinin mo lang. Ibabago nyo. Mercy triumphs over judgment. Joseph demonstrates his understanding of God's sovereign intent for sharing it with his brothers. Ito na. Bakit? Anong nangyari? Sino ang pinagpapala dito ni Joseph? Sino yung sinisira niya? With his? Sino yung nagbenta sa kanya? Brother. Tinan mo, siya yung naging sinisiring pagbesi. Sino yung nagbitin sa kanya sa kabalon? Yung kanyang? Kapatid. What sabi nga po? Serving with grace, sharing it with his brother. He followed the example of Christ but not returning evil for evil but humbly moving past his brother's sin, treating them with kindness. Bakit? Ano bang nangyari? Sabi niya, hindi sinuklian ni Jose na ginawa niyang masama. Eh ngayon, ako'y bossing na. Ako na yung meron. Gagod niya ako sa iyo. Hindi ganon. Hindi ganon. Bakit? Anong ginawa dito ni Jose? Alin po ako, tumatuwa ng tagpunga eh. Mahaba talaga tong verse na to. Yan. Dito po sa verse 45. Genesis chapter 45, verse 1. Hindi ba pigil ni Jose ang kanyang mga kanyang damdamin? Pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod nang sila na lamang ang naroon. Ipinagtapat ni Jose ang sa kanyang mga kapatid kung sino siya.
Bakit? Kasi dumating po sa punto na nagkaroon po na tinatawag na kahirapan sa Kanaan. Na halos, nasabi nga po, wala nang makain doon sa lugar ng Kanaan. Kaya ito mga kapatid, si Eve pumunta ng Egypto para doon bumili ng pagkain. At yung unang attempt nila ng pagbili ng pagkain, sabi nga, nakilala ni Joseph, oy baka kayo spy, pupuntahin nyo dito yung kapatid, lalo na yung kapatid na si Salama, na si Benjamin, yung hindi sa verse 45, sabi niya, sige, isama nyo dito ang aking ama. No? But, sabi nga po, doon, sabi nga po, doon po sa gitna ng kanilang kahirapan sa Kanaan, si Jose ngayon ang nag-supply, nagbibigay ng pagkasabi nga po, ibinabalik, pinutusan ni Jose yung kanyang mga tawana, yung ibinaya ng kanyang mga kapatid, ikarga ulit doon kasama at pabawin lang. Kaya dito sa verse 45, dito dumating po sa punto na sinama niya na ng kanyang ama. Kaya sabi nito, sa lakas ng kanyang iyak, Genesis chapter 45 verse 2, sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Egyptyo. Kaya't ang balita'y mabilis na nakarating sa palasyo. Sinabi ni Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid, buhay pa ba talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, wika ni Jose. Lumapit na sila at nagpatuloy sa pagsalita. Ako si Jose na inyong kapatid na ipinagbili niyo sa Egypto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag na ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Hallelujah! Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. 2 taon pa lamang ang tagutong sa kaharian. 5 pa ang darating at walang anihan sa mga pumili. Pinakuna ako dito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Dinala niya ako rito upang marami ang maligtas. Kaya hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya lang ako tagapayo ng paraon, tagapangasiwa ng kanyang sambayan, at tagapamahala ng buong Egypto. Sinabi ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo, ako ang pinapamahala ng Diyos sa buong Egypto. Amen? Pansinin po natin, sabi nga po, Jose, not returning evil for evil. Anong ginawa niya? Yung ginawa niya masama sa kanya ay pinagta niya ng pabuti. Kaya nga, sabi dito ni Joseph doon po sa Genesis chapter 45, masama ang ginawa niyo sa akin. Sabi niya, pero huwag niyo nasisihi ang inyong sarili. Diba? Ayun. Buhay na patutuo yun. Ang sabi niya, kita na alam nila kung anong ginawa nila kay Jose. Pag sabi na yun ni Jose, hindi ko susunian ang masama, hindi mo ano yung masama. Sabi ni Jose, anong ginawa niya? Pinalta niya ng kapatid. Kahit bakit yung ginawa sa kanya yung kabutihan, ang ibinigay niya sa kanya, anong ginawa niya? Sige, sundun nyo yung ating ama. Pagpunta nyo doon, pag-uwi nyo, sundun nyo yung ating kutsong kapatid, yung aking tunay na kapatid at si Benjamin. Sabi niya sa akin, sige, padalhan niya. Padala nyo yung mga pagka. But sabi ko doon, but hungry moving past sa dati, sin and treating them with kindness. Kabuti mga kapatid. Ito po ba? Kailangan ka lang tayo.
na anuman ang mga bagay na minsan negatibo, hayaan natin. Pag-pray natin, ilapon natin sila, ano mga bagay na ginagawa nila. Minsan sabi nga po, pinagpaplanuhan, maganda, maganda pa, plano ko nga eh. Sana naman kung nagplano yung maganda yung plano sa'yo. Diba? Kung kaplanuhan na yun, kung magkakapatid, ano bang yung laban ni Jose? Nag-iisa si Jose, ilan yung kalaban niya? 10? 11, nag-iisa lang yan. Paano yan? Paano pa makakalaban niya? Pero ano bang magagawa niya? Mag-isa lang siya. Pero ang kagandahan po nyo na kayo yung Jose, sinamahan siya. Hindi po ba? Sinamahan siya ng Diyos, hindi siya iniwan ng Diyos, ginaid siya ng Panginoon. Kaya ang ginawa niya, dahil ang Diyos ang nagagay, ang Diyos ang nagbibigay sa kanya, ang Lord ang gumagaway sa kanya, yung Holy Spirit ang nagwer sa buhay po niya. Kaya hindi siya makagawa ng masama. Kapatid parin natin lang. Kaya kahit dito, nung siya po ihari na, di ba? Kasi nga, sabi nga sa tao, pag yumaman, yumayabang. Di ba? Ganyan po ang tao eh. Pag naging blessing na, pag meron na, okay, ano kayo? Alila ka na lang. Diba, meron na lang dyan. But we, tayo po ay nasa Panginoon. Sabi niya, kung tayo po ay meron na, huwag na tayo magpapangapit. Amen po. Amen? Kung tayo po ay pinagpapalan ng Panginoon, pinirest na ng Panginoon, huwag natin sumula sa Panginoon, ipunti na natin, or get the pass. Kalimutan nyo na yung ginawa nyo sa akin, huwag nyo nang pasakitin, huwag nyo damdamin, pagsisiyan na bakit nga ba ginagawa, ginagawa natin. Tignan natin ang ating kapwa sa sinusunod. Sabi niya siya, kasi siya, siya natin, huwag niyo nang pasakitin ang inyong damdamin. Naging positibo siya. Ano yung positibo na nakita niyo siya? Ang Lord ang naglagay sa atin. Ang Diyos ang nagbigay sa atin. Ang Diyos ang nagdala sa akin from Kanaan. Ginamit natin. Isa pa siguro. May ginagamit din ang Lord to test our faith. Hanggang saan pa? Hanggang saan pa yung ating panagpapalakalan sa Panginoon? Ano po ba? But in the end, yung blessing napapunta pala yung lahat ng pangailangan po nila. Sabi nga, di ba? Ano yung hirap na mangyari? Dalawang taong pa lang ang nagaganap na tatlo. Sabi mo siya sa kanyang mga kapatid. Alam mo ba kung paano pinagpalan mo siya sa kanyang kapatid? Hindi lang naman siya siya. Kung binasa po natin ang Bible, ito may isang nakita ko, Lord, kung pinagpalan mo pala yung kanyang kapatid, pinasundo mo yung tatay at yung labing dalawa, hindi lang pala yun ang pinagpalan mo siya. Napasin niyo ba yung Genesis? Sino ang pinagpala niya? Sinama niya yung kanyang, yung manukalugam niyo, yung ang kaninyong labing isa kayo, ginawa na binigyan ni Jose ng isang lugar, yung ang kanya. Alam niyo pa rin, yung maligod pa. Inilapit, para bang dito kayo, nandiyan kayo, para ako, narito ako, pato na lang lugar ng pagkas. Yung 5 years, na tag. Pero kung hindi lang yung kanyang ama, hindi lang yung kanyang tunay na kapatid sa laman sa Bethel. Hindi lang yung kapatid sa kanya, sa kapatid niya sa ama. Sabi mo, hindi mo nung magulong lang, hindi mo lang mga angka, yung kanilang tunay, nilapit niya, siya kayo. Sige, ito lang naman ang gifto. Susi pa yung pari, hindi na tayo. Ganun mo nagpalay. Ganun sabi nga po, pinartaan ni Jose yung sabi nga po, not returning evil for evil, but humbly moving past his brother's sin and treating them with yung evil na pwede ibalik niya o isumbat niya, sabi niya, kindness pa.
kindness yung binigay. At sa atin din, kailangan gawin. Hindi po tayo pwedeng mag-treat. Halimbawa, meron ginawa sa'yo, ganun din ang gagawin. Diba? Kasi ganyan ang tao. Sandali, gagante ako. Sandali, naras pa ka. Sabi na ko. Sabi ng Panginoon, kindness. Sabihin natin, kindness. Kindness. Ganyan po. Kasi nga bakit? Believer ka na eh. Nasa Panginoon ko, nasa Panginoon po ba tayo? Ang gumagawa ng evil to evil, wala sa Panginoon. Kaya ang isa, nagpapatayan, di ba? Kaya ang isa, merong nag-uusan ng lahi, bakit? Eh, wala sila sa Panginoon eh. Ba't tayo, kung tayo po ay nasa Panginoon, kailangan sabi nga po, kung gumawa sa atin ng evil, parta mo ng kapusin. Ang tupad. Mahirap. Totoo, kung pinag-alap po natin yung literal na kaisipan natin, literal na pananaw po natin, mahirap. Gusto lagi natin makagabi. Magkabi, ibagsak ang tao. Ngayon po ba? But, we, sabi nga po, nasa Lord. Kung tayo po ito sa Panginoon. Di ba? Ay. Kailangan nyo yung ginamamit sa atin. Kaya nga sabi doon, di ba? Sa ano kasama ng kindness? Yung sa Galatians? Self-control. Di ba? Yung fruit of the Holy Spirit. Nothing siya. Nandun po yung kindness. At yun po, yung sabi nga po, balikan po natin. What are the, ano yung lesson po natin? Ano po yung mga bagay na natutunan po natin? Yung po sa po. Diba? Yung natutunan po natin sa po. Sabi nga po. Napakaganda po yung nag-i-word po. Masama ang ginawa ninyo sa nakaharap niya na ulit sa Panginoon. Pero huwag maraming malungkot, maraming magdalaga. Ang Lord, ang Panginoon, ang nagdala sa akin. Para naman kayo. Hindi niya lahat. At lagi nakatingin ang Panginoon. Lagi nakatingin si Jose sa Panginoon. Lagi siya nakatingin kung ano ang plano, kung ano ang gagawin. Kaya pala minsan meron doon ang isang plan. But to share it, this plan. Sinan, ano pala pang pala ng ito pa? Marami yung Panginoon. Saan, hindi ako nagtatabi na yun. Talaga, minsan, mag-iba yung isip ng tao sa kaisipan. Di ba? Ito yung nag-plenta sa akin. Tapos ngayon, ikaw pa yung pagpapalagi. Ah, pagpili nila ito yung literal word. Binenta mo ako, pero ngayon, ikaw. Biblis ko. Di ba? So, kaisipan ng Diyos yun. Kasi hindi natin makita kung ano ba yung pagsipan. Kung ano yung plano ng Panginoon. Yung mga bahagay na gagawin pa kung sa ligaw. All is past, present, and future. Gagawin pa yung sabi ng Panginoon at everything ang sinasabi sa Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kung sa atin, sa buhay, sa bagay na tutunan ko, Lord, ay pala mga batang kung hindi pwedeng balik. Yan kasi meron tayong bata na kulit mo. Kulit na kulit. Pero hindi mo na isa pala isang puso na one day yung kuba isang araw siya yung gagamitin
siya rin yung gagamitin ng Panginoon para tayo. Di ba? Bakit? Kasi minaliit. Pinahingita. Pinagplano ka. Pero, kung ano nangyari, pero, one day, in the future, sino pa nagpila sa kanila? Sabi nga po mag-sustain na 5 years na kailangan. Si Jose. Di ba? Ayan, sabi sa Tuhan sa Panginoon. Ito pala mga kapatid. Ito pala mga kapatid ako. Isang araw na may paggagamitan. Amen po ba mga bata? Ay kung may mga bata pa. Amen. Sabi nga dito, si Joseph, ilang taon si Joseph? Nung siya nakaranas ng ganun? At the age of? Nalimutan niya na? 7. Sino po rito yung 17 years old? Amen. Diba? Ay, mga ganyan, no? Ay, matakbulin mo mula rito. Hanggang Carmona, hanggang bayan. Pag sinabi mong balik, babalik pa yan. Diba? Pero, kalakasan na yun. Diba? So, kailangan ganun pala. Tingin sa kabataan po natin ito sa ating pananampalataya. Kalakasan natin ito. So, ano ang pagdahan sa atin ng Panginoon? Sabi nga, diba? Huwag tayo titingin. Sabi nga, kaya sabi doon ng Lord sa Hebrew, diba? Fix our eyes on Jesus. He is the author and perfecter of our faith. Tingin lang tayo sa Panginoon. Si Jose, lahat ng ginagawa niya. Kaya natutuwa eh. Sama niya ang Panginoon, pero andiyan ka sa palagi. Gawin mo yung tama. Sige, magsilbi ka dyan, pero gawin mo kung ano yung nararapat, gawin mo kung ano yung kaya. Natutuwa. Ba yung gusto ng Panginoon? So sa araw na ito, sige tayo po lahat na yun. Patuloy po natin yung pagkulipunayan salita ng Panginoon sa araw. Kapatid, sa araw na ito, from the life of Joseph, alam naman natin na sabi ka po, tayo po ay isang pamilya ng Panginoon. Tayo ay isang pamilya ng Panginoon tulad po ng angkan ni Joseph. Siya po, sila po rin ay from Abraham, yung second generation ng pamilya ay dito po kay Jacob. Ito pamilya nyo sila, parang pinuunang Panginoon sa liga po. Nabuo ang labing isa, labing dalawang ito, although iba't iba man ang kanilang ina, pati isa ang kanilang ama. Sa atin tayo, itong pamilyang ito, binuo ng Panginoon. Ganun din. May iba't ibang pinanggalingan po tayo. Meron po tayo iba't ibang literal na magulang. But today, sabi ng Lord, meron po tayong isang ama. Meron po tayong isang ama like Jacob. Meron po tayong isang ama na nasa langit. Like Jesus na binuo ng Panginoon. Binuo tayo ng Panginoon as a one family, one big family. But today, sabi ng Panginoon, kung ikaw minsan, sabi nga sa isang pamilya, minsan, mayroong maliit, mayroong minamaliit. Isang pamilya, hindi nawawala yung isang minamahinaman. But, sabi ng Panginoon, ang turo, ang lesson dito ng Panginoon,
mga isang araw, yung minamaliit mo yan ang pamilya mo, yung minamaliit mo yan ang kapatid mo, sa'yo magpapahala sa'yo. Kasi si Jose, minaliit nila, pero yung pala ang gagamitin ng Lord. Si Jose pala ang gagamitin ng Lord ng channel of blessing para hindi magutom. Ang labing isa. Para hindi magutom ang kanilang magulang. Today, what our lesson? What are you? Ano yung lesson? Sabi nga naman, magmahalan kayo. Magtulungan kayo. Mag-abutan kayo. Ano bang kahinaan ng isa? Sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, masama ang ginawa niyo sa akin. Yung sabi niya, huwag na kayong madalumahati, huwag na kayong malungko, huwag na kayong mag-iiyak. Ang Lord ang nagdala sa akin dito upang kayo naman ay pagpalain. Ang Lord ang nagdala sa akin dito upang i-share yung blessing na nanggagaling sa Panginoon, na ibinigay ng Panginoon. Sabi ng Panginoon. Sabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, tawagin mo ang aking kapatid, tawagin mo ang Ama, at isama niyo ang inyong mga duga, ang inyong angkat, upang hindi kayo mamatay sa Panginoon. Lord, hallelujah, kapatid, pinapakita lang dito ng Panginoon. Kung tayo po ay magpapatuloy sa Panginoon, sabi na dito, tayo po, O God, ay mag-sharing, share po natin yung blessing ng Panginoon. Share po natin yung kabutihan ng Panginoon. Lahat po tayo magpapalagi. Lahat po tayo gagamitin ng Panginoon. Kaya naman circumstances, naroon na sa Panginoon. Lord, ang magpapalagi sa iyo. Ang Lord ang gagamit sa iyo upang ikaw ay mapagpala sa Kanyang Panginoon, kita mo, Panginoon, pagkat Lord, lagi pong sinasabi sa inyong salita, wala po kami mailililihim, Panginoon. Wala po kami mailililihim sa iyo, Panginoon. Alam mo yung aming iniisip, alam mo yung nilalaman ng aming damdamin, alam mo ang laman ng aming puso, Panginoon, alam mo yung aming iniwikaw. Lord, kami, Panginoon, sa mga oras na ito, sa mga nakaraang araw, oras, O God, sa mundo natin ito, kami, O God, ay may mga nasampit sa aming kapatid na pangit, na hindi maganda, na may sinilalaglag pa namin, may sinilalimula pa namin, may sinibinebenta pa namin, O God, ang aming kapatid. Lord, forgive us, O God. Forgive us, O God. At ganun din, O Diyos, Nakukal, Lord, sa mga nagdaang araw, Panginoon, na mayroon, O God, na nagbenta rin sa amin. Itinitestimony yung aming pagkatao at itinitestimony yung kanilang pagkatao. Lord, forgive us, Panginoon. And Lord, we know from mula ngayon sa mga oras na ito, O God, Lord, like Joseph. We are Joseph. Lahat kami, Panginoon, ay isang Jose. Jose na pagpapalain mo. Jose na pasasaganain mo. Jose na palalakasin mo, Panginoon. Jose na sasamahan mo sa anumang sitwasyon, sa anumang kalagayan ng buhay mo. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Pagkat alam namin, O God, Lord, yung buhay mo sa Lord, future in presence, Panginoon, sa napag-usapan namin. Sa napag-aralan na natutunan po namin, ibinilesan po siya in all aspect ng kanyang kaya, O Lord, sa ang Panginoon, yung perfect will, yung perfect time mo, Panginoon, alam ko, O God, na ikaw, O Diyos, ang dahilan, bakit kami ay narito, Panginoon? Bakit kami dinala po rin, Panginoon? Dahil mayroon kang napakagandang plano, layunin, Panginoon, sa buhay po namin. Kaya salamat po, Lord, sa iyo pong pagpuri, sa iyo pong pagsalba, sa iyo pong pagdakila, O God.
sa pangalan ng Panginoon. Mamahal sa Panginoon, ang sinasamahan ng Panginoon, ang ginagabayan ng Panginoon, ang isinigaw ng isang matagumpay na. Amen!